Welcome to ESP 7, Module 3, Pagpapaunlad ng Tiwala sa Sarili. Kasanayang pagkatuto. Naisasagawa ang mga angkop na hakbang sa paglinang ng limang inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. So ito ang gagawin muna natin. Sagutin ninyo ito sa buong papel. Number 1, magbigay ng katumbas na kahulugan sa mga salita sa ibaba batay sa inyong pagkaunawa. So una, hiya. Pangalawa, tapang. At pangatlo, takot. Number 2, paano ka magkakaroon ng tiwala sa iyong sarili? So ipaliwanag ninyo kung paano ba kayo magkakaroon ng tiwala sa sarili. Ngayon, dadako naman tayo sa tuklasin. Tukuyin sa mga sumusunod na pahayag sa pamamagitan ng paglalagay ng star o between sa bawat bilang kung alin sa mga ito ang nagpapakita ng tiwala sa sarili. Number 1, si Alice ay buong sigla na tumula ng maayos sa harap ng maraming tao. Kung sa tingin ninyo ay ito ay nagpapakita ng tiwala sa sarili, lalagyan nyo ito ng between. Kumusta ang iyong pagsagot? Sana nasagutan ninyo ng maayos. Okay? So dadako naman tayo sa suriin. Paano ba natin paunlarin ang tiwala natin sa ating sarili? So una, hayaang mangibabaw ang iyong mga kalakasan. Mag-isip ng positibo sa lahat ng iyong mga ginagawa at purihin ang iyong sarili dahil sa iyong pagsisikap. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo nabibigyan ng tuon ang iyong kahinaan. Ngunit, hindi nararapat na limitahan ng iyong mga kahinaan ang iyong mga kalakasan. Meron at meron tayong kahinaan. Pero, malalampasan natin ito kung positibo ang pananaw natin sa ating buhay. So, think positive. Pangalawa, huwag matakot na harapin ang mga bagong hamon. Ang mga bagong hamon ay pagkakataon upang iyong mapataas ang iyong tiwala sa sarili. So, kailangan at kailangan pa rin natin may tiwala sa ating sarili.
Isipin mo na lamang na sa tuwing may gagawin kang bago, nabibigyan ka ng pagkakataon na magsikap upang matamo ang tagumpay. Napatataas mo ang iyong tiwala sa sarili at mas nakikilala at natatanggap mo ang iyong sarili. So tanggap na tanggap mo ang sarili mo kung ano ka basta may tiwala ka sa iyong sarili. Pangatlo, palaging maging positibo sa iyong pag-iisip. Lahat ng mga karanasan, positibo man o hindi, ay may mabuting ibubunga tungo sa pag-unlad ng iyong pagkatao. Palaging ipaaalala sa sarili na hindi mo man kayang gawin ang lahat ng bagay ng perpekto, makatutulong naman ang mga ito upang unti-unting umunlad ang iyong pananaw sa buhay. Pang-apat, isipin mo ang iyong mga kakayahan para sa iyong sarili. Huwag palaging umasa sa opinyon ng ibang tao, lalo na ang pagtataya sa iyong mga kabiguan at tagumpay. So, gagawin natin ito. Ito ay isang pagpapaliwanag. So, ipaliwanag ninyo ang tinutukoy nito. So, una, paano masasanay ang sarili na magkaroon ng positibong pag-iisip? So, ipaliwanag ninyo hanggang sa letter D. So, kailangan isulat ninyo sa isang buong papel. Ang iyong sagot ay 2 to 3 sentences. So, that is 10 points. So, dadako naman tayo sa isa-isip. Guhit ko, sulat mo. Isulat sa iyong papel ang salitang tinutukoy ng mga larawan upang mabuo ang pahayag. So kung ano yung nakikita niyong larawan, isusulat niyo in words. Pero tignan niyo, basahin at kailangan angkop doon sa pangungusap. Ayan. So kapag natapos ang isa-isip, dadako naman tayo sa isagawa. So ito ay gawain ano ang iyong natuklasan. Kompletuhin ang mga pangungusap upang makabuo ng mahalagang konsepto ng aralin na iyong natuklasan at natutunan sa iyong sarili. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang lahat ng activities na inyong sasagutin ay sagutin ninyo sa papel. Kung maaari, huwag niyong sulatan ang likod para madali ang pagwawasto ng iyong sagot. Kung nasagutan niyo lahat ang mga katanungan, good job! Okay, that is the end of our module 3.